Hi friends! Welcome back! Ako po si Chris, ang inyong lingkod. At sa video na ito, malalaman natin kung worth it ba talagang pumili ng Kai Shadow. And syempre, bago tayo magsimula, click nyo muna yung subscribe button. Also, yung tiny bell button para every time meron ako new uploads, notified kayo. Hindi ko na ito patatagalin pa at magsimula na tayo. Sa loob ng mahiwagang black box na ito, nandito ang pinaka-hyped up na makeup product as of the moment. Anyway, just a little bit of a background story. This is Miss Pam's birthday present to me. And just in case hindi nyo kilala si Miss Pam ang responsable sa sandamakmak na mga makeup products na meron ako lately. Kasi nagbigay siya sa akin ng amazing, amazing makeup items from Sephora. If you want to see that haul, just click on that I button up there or click down in the info box. Ganito yung itsura ng box. Makikita nyo kagad dito na this is a first class package. So, priority mail siya, I would assume. Tapos, pag binuksan nyo dito sa part na to, makikita nyo yung KylieCosmetics.com. Tapos, pag binuksan nyo all the way yung box, tiyan! Bubungad sa inyo yung pangalan ni Kylie at saka yung kanyang trademark na parang tulo-tulo art. Ayan. Tapos, syempre, hindi siya ganito pa. Kasi binuksan ko na to eh, di ba? Anyway, so, tanggalin natin sa loob yung Kai Shadows. May tatlong bagay akong nakita! Amazing! Pagdating sa presentation nitong product nito. Let's first start off with this card. Ano man tawag dito sa ganyan? Yung gumagalaw-galaw? Alam ko nung maliit tayo, nung elementary, ganito yung mga ruler, di ba? Yung may mga ganyan-ganyan. Anyway, na-appreciate ko talaga, ha? Nakinikindatan ako ni Kylie. Tapos sa likod niyan, merong handwritten note. Siyempre, nireprint na lang nila to. Pero I would assume ito yung penmanship ni Kylie. Nakalagay dito, I couldn't wait to share my new eyeshadows with you. I hope you adore them as much as I do. I love ya! Yung Kai Shadow, nandito lang siya sa maliit na box na ito. Siguro ang size nito, 5x5. And this is the bronze palette, by the way. Sa likod, ayan ang itsura, tapos nandito yung ingredients, tapos yung mga shades. So, ito yung itsura ng mismong palette. Makikita nyo yung mata ni Kylie na may mga tulo-tulo. And I would assume na itong mga colors na nandito sa kanyang melting tears, ang colors na nasa loob. Tinalikod mo yung palette, ito ang bubungad sa'yo. Andito yung mga pangalan ng mga shades. Andyan yung kanyang signature. Pag binuksan niyo siya, meron siyang parang film na ganyan to protect the eyeshadows. Kylie ulit dito. Ang una ko napansin talaga, ang gaan lang niya. Kasi cardboard lang, tapos papel lang siguro to. Diba? And for a $42 palette, parang feeling ko, ang unang impression ko, although maganda yung presentation and everything, siguro mas ma-appreciate ko kung ito ay gawa sa metal or plastic. Diba? Parang for example, tingnan nyo yung Becca na highlighter. Diba? Look at the packaging. Diba parang may rubber coating dito, tapos metal yung gitna. Pagbukas mo, merong decent size na mirror, diba? Hindi ko alam kung cheap ba yung tamang term para dito. Kasi ang dali nitong gayahin. When I say ang daling gayahin, ang daling i-fake nitong product na to. Kasi tingnan nyo naman yung packaging. Diba? Yung material na ginamit sa packaging, papel lang. Opinion ko lang naman yun, guys, ha? Siguro kung ako bibili ng $42 na palette, that's almost 1,900 sa pera natin. Isang linggong grocery ko na yun. Diba? Parang mas ma-appreciate ko sana kung ibang material to, hindi cardboard. Siguro din, kaya ginawa nilang ganito yung material nito is because they want this to be, you know, travel-friendly. Hindi siya ganun kabigat. Ito, dinikit lang siya ng scotch tape, eh, ng sticky tape. Tapos may fingerprint pa dun yung nagdikit. Tapos, pagbukas mo ng palette, although merong Kylie na nakasulat dyan, I would appreciate na meron sana siyang malaking mirror dito, no? I hope you don't mind kung nag-ponytail ako kasi sobrang init. Ayan, guys, up close, eto yung mga colors na nandun sa palette. Ang ganda ng kulay. Sobrang warm, neutral, yung color scheme na meron ang ating Kai Shadow. And dito nakita ko kagad na dalawa lang yung shimmer shadow and the rest is matte. So now, let's do the swatches. Wow! Grabe ang smooth.
Ngayon naman, subukan natin yung brush. Ayan, guys. Ito yung finger swatch brush. Finger brush. Finger brush. Now, let's do the second row. Ayan, guys. Ito yung finger swatches. Tapos, ito naman yung brush. Doon na tayo sa last row. Wow, grabe. Yung last row, very different yung formula. Anyway, so these are the finger swatches. These are the brush swatches. Ngayon naman, susubukan na natin siya sa ating mga mata. And I will be using my favorite eye primer from Essence. I love Stage. Isiset ko muna yung eye primer gamit yung lightest matte shade sa palette. So, habang dinidip ko siya dito sa pan, napansin ko na parang ano, parang nagpupulbo siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo guys ha, pero ayan. I don't know if that's normal, but para sa isang eyeshadow palette na 2,000, sana walang mga ganong nagaganap, diba? Okay. Ayan. Now, I'm going to be taking this color. Galing. Medyo maganda ang kanyang performance pagdating sa pagbe-blend. Tingnan natin kung pwede natin siyang i-build up. Ito yung sinasabi ko sa inyo, diba? Ang hirap pag walang salamin. You know what, guys? A little goes a long way. Hindi mo kailangan ng sobrang pagdot-dot dun sa palette para makakuha ka ng magandang color payoff. Or at least dito sa mga kulay na pinipili ko. Let's see. Alam nyo ba guys, isa to sa mga pinaka-favorite ko na brush. Freebie to ng BYSA. Eh. Woo! Whoa! I love it. Okay, now let's add a bit more darkness sa inner corner. Tingnan natin. Wow! So, ayan guys, tapos na ako dun sa matte na part nitong eyeshadow na to. Tingnan naman natin kung okay ba na maglagay tayo ng shimmer. So, kukuha ko ng brush, ididip ko siya dito. Tingnan natin ha, kung mayroong malalagay sa ating mga, ayan. Ooh, girl! Wow, Nelly, ang ganda! Iba yung itsura nung eyeshadow look nung nilagyan ko nitong shimmer. There you have it, my friends. I did my eyes like this. A slight smoky eye. It's my first time trying this kind of eyeshadow on me. I just hope and pray na well blended sila. Because I don't want to refilm this video. Now, let's talk about my final thoughts about the Kai Shadow palette. Gustong-gusto ko yung design nung kanilang palette, yung packaging. Ang ganda ng design nila. The only thing sana na I wish na nag-improve sila dun sa material na ginamit nila for the palette itself. Now, when it comes to the color selection na nilagay ni Kylie dun sa kanyang palette, thumbs up. Sobrang I love it. Ang ganda ng pagka-brown niya. For some reason, akala ko parang warm tone siya. Pero nung nilalagay ko na siya sa aking mata, kapag pinagsasama ko yung, let's say for example, this shade and this shade, or this shade and that shade, pag pinagsasama ko sila, parang nanoneutralize yung color. Ang ganda! I love it! Sobrang buildable din yung mga shades, especially nung binibuild up ko na yung color dito banda. Ayan, o, diba? Yan sa mga outer at saka inner corners ng aking mata, ang sarap i-blend ng eyeshadow talaga. Now, the question is, kung ako ba ang masusunod, mas pipiliin ko ba to over a more affordable version? Siguro kung fan ako ni Kylie at sobrang obsessed ako sa kanya, I'm going to buy this. Pero, kung kagaya ko na kuripot, siguro magdadalawang isip akong bumili nito unless sobrang ganda talaga ng quality niya.
Like, right now, medyo torn kasi ako kasi alam ko na kuripot ako at not in a million years will I ever, ever buy this for myself, you know? I'm just so grateful that Miss Pam got me this eyeshadow palette. Pero habang tumatagal, iniisip ko, siguro bibili lang ako ng ganitong palette para sa mga clients ko. Not actually for myself, pero para pang market sa aking freelance makeup artistry. Now guys, I want to hear your thoughts about this eyeshadow palette. Do you think, is it worth the hype? Is it worth the 2,000 pesos? Sabihin nyo nga sa akin, kayo ba, kung bibigay ng pagkakataon, bibili ba kayo nito para sa inyong mga sarili? Thank you so much guys for watching this video. I hope that you find this helpful. And also, I hope na nagustuhan nyo itong review ko with the Kai Shadow Palette. And I just hope and pray I will be given a chance to buy myself my very own burgundy palette. Pero pinag-iisipan ko pa eh. I'm still contemplating whether I should get it. Pero based on my experience with this one, I think medyo nakukumbinsin na ako na bumili ng burgundy palette. If you have any more questions or if you have any more concerns, don't forget to read the description box. Most of the time, doon ko nilalagay mga information na hindi ko nasasabi sa video. And of course, I love you guys and I will see you on the next video. Bye!